mo makikita ang political persecution na kanilang ginagawa. Bakit ako deemed absent? Lahat ng members ng Congress pwede sumali through video teleconference. Magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan po natin. Ilang tanong pa ang sinagot ni Congressman Arlette Heves kaugnay sa kasong kanyang haharapin. Mga kababayan po natin, yung patong-patong na murder na ifinile at frustrated murder ng Department of Justice, NBI, sa kanya. So ngayon, mga kababayan po natin, ay hindi niya rin alam o mano na yung mga testigo ay bumaliktad na pala at binawi na yung mga testigo na nagsasabing siya ang mastermind. Sinasabi na nga ni Secretary Remolia, mga kababayan po natin, na posibleng mga ito o mano ay pakulo ni Congressman Arlette Heves para bawiin ang testimonya na siya nga yung tinuturong mastermind. At inarmahan din ni Congressman Arlette Heves yung pag-merge ng EBS-CBN at Prime Media, which is yung Prime Media ay pagmamay-ari pala ni House Speaker Martin Romualdez. Tila ba mayroong umanong personal agenda itong si Martin Romualdez at posibleng i-renew niya itong prangkisa ng EBS-CBN dahil sa pag-merge nitong Prime Media. So mga kababayan po natin, wala namang problema, ibalik yung prangkisa ng EBS-CBN kasi marami naman yung nakikinabang. Ang importante ay bumayad lamang sila ng tamang buwis. Diba? So pakinggan natin yung mga katanungan ni Attorney Harry Roque at ni sagot naman ni Congressman Arlette Heves kaugnay sa mga maiinit na isyo sa kanyang kaso. So syempre kasama niya pa yung kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Napakagaling na abogado. Saludo po tayo dyan. Unahin ko na po, ako na po unang magtatanong, no? Kung meron ba kayong plano na sumapi dito sa preliminary investigation na gagawin po ng DOJ, dahil kahit nansan naman kayo, pwede kayong sumumpa sa harap ng isang konsul, no? So kayo ba ho yung magsasubmit ng counter affidavit? Anything legal, I leave it up to my lawyer. But about my security, I will only show up in the Philippines when there is a spirit of fair, when there is a semblance of fairness. Well, so yun po mga kababayan, ha, semblance of fairness. At sinasabi niya na kung makakasigurado umano siya na ligtas ang kanyang sarili sa umano'y bantang pagpapatumba sa kanya, ay uuwi na siya umano sa Pilipinas. Iba ka na sa Pilipinas na ngayon, mga kababayan po natin, na hindi lang natin alam, ano? Panyero, Attorney Topacio, magsasubmit ba ho kayo ng counter affidavit or will you forfeit the statutory right to preliminary investigation? Panyero, sir. Yes, sir, go ahead. I think pag mga questions regarding, huwag tayo maging sub judice, huwag natin sagutin yung mga ganyan, kung I think so. Because that's court matter should not be answered in media. Sorry to interrupt, sir. Wala pa naman pong kaso sa korte ngayon, no? Pero ang tanong ko lang po is, will you be submitting counter affidavits or hindi na kayo sasabi? We wish to decline divulging our strategies. Okay, I respect that, no? Okay, what about Kong, your location? Are you able to share us po your location right now? Secret. Direct. Okay. Congressman, may buntag si Admiral po ito. Sir, natapos na po yung dalawang buwan na suspension. Good morning. Yes, dalawang buwan na suspension po sa inyo. Ano na po yung pakikipag-ugnayan po ninyo sa liderato po ng Kamara? Dahil sa inyo pong pagnanais din na lumahok na sa mga kaliwat kanang mga hearing, pati na sa plenary debate po. Yan ang mas magandang topic. Hindi na ako suspended, pero ako deemed absent. Diyan mo makikita ang political persecution na kanilang ginagawa. Bakit ako deemed absent? Lahat ng members ng Congress pwede sumali through video teleconferencing like what we do now. Bakit si Arnie hindi? Yan nga, no, mga kababayan natin, nakita natin sa ilang mga hearing sa Kamara, sa Kongreso, yung iba naka ano lang, ano, via Zoom, ano?
So tama nga naman ito si Congressman Arne Tevez, ano, kasi hindi na siya kasama pala, hindi na siya pala suspended, ano, bakit hindi siya pinapayagan makipag-join sa mga nangyayaring si hearing sa House of Representatives, at mag-attend via teleconferencing, ano, bakit kaya pinagbabawal? Nagsabi sa isang interview, I think yung isa, na hindi daw pwede dahil expired na daw yung travel travel documents. Ano kinalaman nila kung nasa Pilipinas ako? Wala. What if I'm just in the Philippines? Tama. Eh hindi naman lahat ng nag-zoom sa Congress alam nila kung saan, di ba? Kaya nga tinanong ko dun sa all member Viber group kung yung batas na yon para ba sa lahat o para kay Arnie lang na bawal mag hindi lang bawal, kailangan ko pa daw magpaalam kung gusto ko mag-zoom. It never happened during the pandemic and even after na kailan mo magpaalam para mag-zoom. Nung isang araw, sumali ako sa Zoom sa plenary, kailangan ko pa daw magpaalam kay Sec. Jen. Sabi ko, hello, ano na to? Congressman, ang sinasabi doon sa reason kung bakit pinatawan kayo ng 2 buwan or 60-day suspension ay sa disorderly conduct batay sa 13-day na unauthorized na leave po ninyo sa House. Okay. Disorderly conduct sa 13-day suspension. Ang dami diyang nag-absent na mas patagal pa sa 13 days, hindi disorderly conduct. Ito yung tanong ko sa lahat, sa buong Pilipinas. Anong mas disorderly conduct? Yung nag-absent or yung sumama ka sa isang kumpanya na ang nagbibigay ng prangkisa ay kongreso, sabay congressman ka, speaker ka pa. Ano ang disorderly conduct? Yung sa akin o yung ginawa ng isang kumpanya na sumali sa isang TV network? So yun nga mga kababayan po natin, ang tinutukoy po nito ni Congressman Arne Tevez ay yung pag-join nitong Prime Media na pagmamayari umano ni House of Speaker Martin Romualdez at ng ABS-CBN kung saan ay posibleng marinyo na nga ang prangkisa ng ABS-CBN. Gaya ng sabi po natin, mga kababayan po natin, walang problema kung sino man yung nagmamayari nitong Prime Media, nitong ABS-CBN, kahit mag-merge man yan sila, ang hinihiling lang naman ng taong bayan, kagaya po tayo mga maliliit na mga Pilipino, ay bumabayad po tayo ng tax base doon sa ating nakokonsyum, base sa ating mga binabayaran. So sila ay magbayad din. So yun lang man din naman. Ano? Diba? Bakit hindi inibistiga ng ano yun, ng Ethics Committee? Kong, is it your position na eventually it will be Speaker Romualdez who will sponsor the franchise of ABS-CBN? Yun nga. No, I'm not. I never said about sponsoring a franchise. All I was saying was merging. Bawal dapat ang isang congressman or isang public official man, more so a congressman, to be a part of a company which ang nagbibigay ng prangkisa ay ang kongreso. Mm-hmm. Abogado ka man, Sir Harry, ewan ko anong tingin mo dito, but ako bilang isang layman lang, tingin ko bawal to eh. Dahil alam ko na sa ano yan eh. It's conduct unbecoming of a public official, whether appointed or elective, to be part of a company na ang nagbibigay ng prangkisa ay kongreso, lalo na kung congressman ka at speaker pa. Mm-hmm. Bakit hindi inibisiga ng ethic yan? Mm-hmm. Either si Congressman Arnie or si Attorney Ferdinand Topacio. Sir, yung sa 2 buwan na suspension dahil sa 13-day unauthorized leave, ito bang after nung pag-lift ng suspension, ikinukonsidera pa ba ng Kamara na unauthorized leave yung hindi pa rin pagbalik sa bansa ni Congressman Tevez at magfa-file po ulit ba kayo ng leave? I will answer that. Dapat ako sumagot dyan dahil sa Congress yan eh. Ganito. Nangyayari kasi ngayon, hindi na batas ang sinusunod eh. Hindi na rules, kung hindi yung boss na lang. It's now the rule of the boss, no longer the rule of law. Even in, kahit sa Civil Service Commission, di ba, 15 days kang absent bago ka maging AWOL.
sa akin 13 lang, nagpaalam pa ako, pati hindi pinayagan. Sabay, anong kasiguraduhan nila na wala ako sa Pilipinas? Di ba? Wala naman siyang kasiguraduhan sa lokasyon ko, di ba? And I don't have to tell them where I am. Sino sila? Isa pa. Bakit pinipilit nila akong umuwi? Why? Bakit gustong-gusto nila yung katawan ko? Sana all gusto ang katawan, mga kababayan pa natin. Dati pa. Anong balak nila? Hindi nyo man natanong yun? Sabay, meron pa akong isang napansin. Tuwing may issue sa Pilipinas, meron kasing nagsabi sa akin eh, na tuwing may issue sa Pilipinas, kina-hype up nila yung issue ko. Kung mayroong isyong kailangan tabunan, katulad ito, lumabas tong yung sa TV network. Kahapon, magre-raid na naman sana sa bahay ko. Alam ko, may magre-raid na naman sa Negros. Bakit ganun? Huwag nyo naman ako gawing pawn. Huwag nyo naman ako gawing panakiputas. Yun pa mga kababayan, ano? At mukhang ginagamit umano itong issue ng Digamo. So, posibleng yan, ha, mga kababayan po natin, ano? So, ginagamit umano itong issue ng Digamo para matakpan kung ano man yung issue na lumalabas ngayon. Pagka ito, gamitin natin umano si Congressman Arne Teves ang issue ng Digamo para matakpan kung ano mang issue na posibleng ikakasira umano ng administration. So, yun ang kanyang ibig sabihin, mga kababayan po natin. Pero, syempre, ang nangyari sa kanya ay talagang malaking iskandalo na halos lahat naman tayo ng mga Pilipino ay alam na yung nangyari nga dito kay Congressman Arne Teves, ano, na siya na nga yung tinuturing mastermind sa pagpaslang kay Gobernador Digamo. Ang problema lang ngayon ay nagsibaliktara na itong mga witnesses na nagtuturo na siya nga yung boss. Harapin niyo yung mga issue na dapat harapin. Kong or Attorney Topacio, dahil dun sa perception na parang sinisingle out kayo sa Kongreso, may plano ba kayong dumulog sa Korte Suprema alleging grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives? Well, Pajero, that is always an option, ano? But as Kong said, we would rather at this time keep our cards close to our chest. But sa nakikita nyo naman, may iba na rin na pumapalag. At yan, bumabaliktad. That is always an option that is always there in the Constitution under the expanded judicial power of the Supreme Court. Pero hindi lamang po kami. Marami na pong involved dito, mga witnesses na pinapalaga na yung kanilang oppression, yung kanilang pantoporture, kaya nagre-recant na. At sapagkat you cannot indefinitely keep this up na ikaw ay magsisingle out ng tao, you will persecute rather than prosecute, people will begin to notice. Panyero, ilan ba ho yung mga nag-issue ng extrajudicial confessions at ilan na po yung nagsabi na bumabaliktad sila o nag-issue na ng recantation? Alam po namin apat yung nag-recant, pero ilan po silang nag-issue ng extrajudicial confessions? Well, Panyero Harry, I know just about as much as you do dahil hindi ko po kliyente itong mga ito eh. Noong the other day, nakasama ko sa isang programa yung si Attorney Villanueva na siyang tumatayong abogado nitong apat yata o lima. I'm really not so sure. Ano? At kinonfirma niya on air sa isang programa na yung kay Rivero ay nirelease na nila yung statement that there will be more to come sa mga kliyente niya. At ito nga po, ang maganda rito ay we found validation in the recent directive of the Public Attorney's Office na sinasabi niya, because of this unfortunate incident na ginagawang parang rubber stamp o ginagamit na imprimatur to legitimize yung mga coerced at saka mga forced na extrajudicial confessions, ay ayaw na niyang involve ang PAO at sabi niya ay hayaan na yung mga detainees sa mga ganitong kaso to secure counsel of their own choice as is their right under the Constitution, Panyero. Kaya nga napapakamot na lang ako ng ulo kapag nanggagalaiti si Secretary Boying na bakit daw nag-lawyer up, etc. Karapatan yun eh, sa ilalim ng saligang batas, to be heard by yourself or by counsel of your own choice. Any person is under investigation for the commission of an offense or a crime has that right. So, hindi dapat masamain ng Department of Justice yan. Mm-hmm.
So hindi lang kasi matanggap, mga kababayan po natin, ng Department of Justice na talagang may mga tao ring makapangyarihan, ano? So hindi natin alam kung sinong nasa likod nito. Siyempre, kagaya ng ordinaryong tao, kung kaya ng iniisip ng mga abogado ng Department of Justice, siyempre agad na naiisip po natin na may pakana nito ay itong si Congressman Arne Teves para mabaliktad nga itong mga statement. At alam nyo ba, mga kababayan, sa ngayon mukhang binabaliktad na, ano, at mukhang tinuturo na nga itong si Mayor Janice Digamo, na ang sabi ng ilang witness o mano, para mapasaya lang itong si Mayor Janice Digamo, kaya inamin nila o mano ang kaso. So parang ang mangyayari, parang papunta kay Mayor Janice Digamo, ano, yung pagturo na siya nga yung sinasabing mastermind. So alam naman o mano na Department of Justice na ito ay posibleng pakana ng kampo ni Congressman Arne Teves. Pero syempre lalabas din ang katotohanan dyan, mga kababayan po natin, always lalabas ang katotohanan. So hindi nila maitago yan, kahit babalik ta rin pa nila itong kanila magiging statement, mga kababayan natin. At sinasabi ni kampo, ha, ni Mayor Janice Digamo, galing mismo sa kanyang abogado, si Attorney Baligod, ha, na may dalawang witness umano sila na talagang hawak pa, iba pa umano itong pito na hawak ngayon ng NBI. So hindi ito umano nakasuhan ng dalawa, so hawak nila. Attorney, nabanggit din sa press conference kahapon, nagkaroon din kayo ng press conference, pero sa panig naman ng DOJ, natanong ng media kung ano ang tingin nila kung ang kampo nyo po yung dahilan ng pag-recant. At sinasabi ni Mico Clivano ay, I quote, it's very possible since the evidence trail leads to him, so we think there's a bit of play from their part to discredit the evidence, the case, and the DOJ. Ano pong masasabi nyo, Attorney, and also Congressman Teves? Ano ko na muna pong, ano? Alam nyo, very irresponsible yung statement itong si Mico Clavano. In fact, since bata pa siya, I would advise him, magandang lalaki naman siya, I think he has a better future in showbiz kaysa rito sa law, ano? Sa alarangan ng batas. Sapagkat, alam nyo, talk is cheap. Sinasabi ko nga sa kanila. Patunayan nyo, alam nyo, napakaraming insinuations ginagawa niyang kolokoy na yan, eh, no? May warning pa siya sa mga abogado daw, nito mga witnesses na to obstruct justice, ha? At nagagalit siya, lagi kaming pinagbibintangan, ha? Ipatunayan mo, ha? May sinasabi pa siya ang dating official daw ng Department of Justice who is pulling strings. Why don't you show the courage of your convictions, Attorney Clavano? Name names at idemanda mo kung may pruweba ka. Otherwise, I would advise you to put up or shut up. Kasi para kang hindi abogado, eh. You are putting your fellow lawyers under a cloud na kabe ay nagtatamper ng witnesses, nag-i-influence peddling. Hindi po tama yung ginagawa ng DOJ. So yun nga, mga kababayan po natin, ay inalmahan ni Attorney Topacio itong sinasabi ng spokesperson ng DOJ na si Attorney Clavano, na umano'y itong mga witnesses umano na binaliktad ay bumaliktad ay umano yung mga pakana ni Congressman Arne Teves, at winawarningan niya pa nga, no, itong mga abogado na tumayo bilang abogado nitong mga witnesses na bumaliktad. So lima na ata, at pero sabi nila ipito umano ito sila, mga kababayan po natin. So abangan po natin yan kung ano yung kahihinatnan po nito, kasi habang tumatagal parang nagbabago na, ano, yung takbo ng investigasyon kung saan nagsumiti na sila ng mga kaso, ay mukhang naiiba. Imagine mo kung ang lahat na witnesses na nagtuturo doon kay Congressman Arne Teves ay bumaliktad, hindi na makikipag-ugnayan, hindi na makikipag-cooperate dito sa NBI, sa DOJ, at iba na ang kanilang sinasabi. Binabawi na nila yung mga kanilang naunang statement. May mga sinasabi silang tinorture, pinilit lamang yung kanilang pamilya para magtestigo, para pasaya o mano itong si Madam Janice Digamo. So mukhang nalalayo na yung hostisya, mga kababayan po natin. Ngayon pa lang, para nakikita natin na nahihirapan silang patunayan nga na itong si Congressman Arne Teves ang mastermind. Kung lahat ay magbabaliktad, sino pa ngayon ang tatayong testigo, at paano nila maidiin itong si Congressman Arne Teves? Yan po ang ating dapat pakaabangan. Kaya huwag kalimutan i-subscribe at i-follow po yung ating social media platform. This is Kababayan Viral Feeds. Maraming salamat po sa inyong lahat.